little narrow. Ooh, I cannot about it. We miss her, it already goes in my head. It blows to be the job, always wondering where we're having you here. Welcome to the Dark Room Podcast. Hi guys, welcome to the third episode of the Dark Room Podcast. I'm Ken. I'm Marky. We're your host today. This is the Dark Room Podcast. Nagagagawa ng mga gago. Pwede na ba? Pwede na ba kami bumalik sa inyo? Pwede na. Amin ang show na to ha. Amin na yung show na to ha. We're the successors. Habang tumatagal podcast natin, parami ng parami, di na tayo nagkakasya sa frame. Sige, so, magiging ganun yan. Okay, guys. Hello, guys. Thank you sa pare na pumunta ka sa podcast namin. Thank you for having me. Yes. And thank you also for having me again. Tsaka thank you din sa'yo at nabalik ka nga. At due to popular demand, sa sobrang daming dami po na nag-request at naging curious kung sino ba talaga si Mr. Gemma Rose. Mr. Gemma Rose! Multiple personality. And we had him back kasi yun nga, marami po nag-request, so there marami he is. Marami yung tatanong. Ako and, pala si Gemma Rose. Bago po kaming guest today, Mr. Introduce yourself, kapatid. Hi guys, hindi po ako si Ken. I'm Jovin Keano, isang rad duck. Katrabaho din namin. Workmate namin si Biato. Yun. guys, puntahan na lang natin ang mga magpa-shoutout at nag-share. Dahil din sa second episode, medyo marami din marami yung sa this episode din at we would like to pasalamatan po lahat ng nag-comment. Pasalamatan natin yung mga social media and yes, sa YouTube. So, thank you very much po. Sa YouTube, merong mga nag-comment tsaka nagpapa-shoutout sila Lovely Ausa, Wesley J. Barbosa, Lira May Cerdoncillo, Banjelin Mendoza, Dumel Freshmana, si ano daw by Lovely Ausa, sino ba yun? Si Andrew T, sino to? Sa Lisa H, tsaka special shoutout kay Ma'am Nicole kasi siya yung nag-recommend dun sa Ausa. Tsaka napaka-supportive. Napaka-supportive ni Ma'am Nicole. Thank you po. Shoutout sa iyo. Yes. Thank you very much. Tsaka dun sa Facebook naman natin, merong yung mga nag-share nung link. Tingnan na naman. Nandito si, as always, very supportive si Mr. Peter Susaya, Rafael Barca, si Raisa May Omlang, Victor Villardo, paring Vic, Kim Bindoy, J. Martin Oison, tsaka si Juvi Cinco. Yun, sila yung mga nag-share nung ano. Ang dami niya. Medyo marami na. Merong parang papalaki ng papalaki na. Saka yung mga, mga ka-work namin, nagpapa-shoutout. Kayo, shoutout. At pala si Santi Santiago Hamtig III. Yun, sino pa? Sila Ma'am Jaira Chopez, Ma'am Gia. Ano ba yung apelido ni Ma'am Gia? Lago pala. Lusin mo ah, si Gia na. Si Ma'am Gia, sila Chip. Yun, mga katrabaho namin. Sila Doc Pete, nakikinig lagi, ever supportive. Ay, si Doc Pete pala. Hi, Doc. Tsaka si Dr. Amabed. Dr. Amabed pala. Pag kinukulit kasi namin sila, sinashare namin yung link nung episode, kaya nagko-comment sila tsaka nag-ano. Okay, oh, nalaman ko na nakikinig pala si Doktora kasi di ba sinabi ko dun sa previous episode na nag-sketch daw. Tapos sinabi niya sa, nag-sketch ka pala rin. Ibig sabihin, nakikinig talaga. At tinatanda. Yes. So yun, thank you sa mga nag-support at tsaka still nagsusupport sa podcast natin. Tsaka sa YouTube natin guys, yes, umabot na tayo ng 100 subscribers. Hindi nyo natatanong? As of now, parang 108 na ata. We are currently at, ilan na ba? 108 subscribers. So we'd like to celebrate this episode sa ikaw 100 subs namin. 100 kung sino man po yung ikaw 100 subs, maraming salamat po sir. Yun. Kahit kinukulit lang namin kayo, pero still, nakapakita kayo ng support. Malaking bagay yun kina Sir Ken at saka Sir Mark. Siyempre eh. Yung mga yung mga support nyo yun yung nag-motivate sa amin. What keeps us going. Yes. Hindi nyo alam yung hirap. So kapatid, shall we
Dagkutin mo. Dagkutin na. Baka masunog natin yung... Nako, baka naman makikita si Jeff. Yung sprinkler. Sensitive ba yung smoke detector ninyo? So, shall I do the honors? Yun. Wait. Ako mag-ano. Let me... Wag. Bawal ka sa mga boy. Ilayo mo yan sa kanya. Ilayo mo yan. Tumaano ka kagad. O, yun. Tangin na yun. Yung smile mo talaga. Parang sarap na sarap. The arsonist talaga. So yun. Thank you guys. Happy birthday. Happy 100 subs. Happy 100. Happy 100 subs. Kakainin ba natin yung fudge bar agad o mamaya na? Mamaya na. Sige. Sino mag-blow nito? I-blow nyo na. Kung blow lang ang usapan, alam nyo na kung kanino. Oo, umabot, oh. Lukas mo talaga mag-blow, pare. Lukas mo mag-blow. Isa kang blower. Isa kang... Anong tawag na trabaho doon? Blower. Hindi. Hindi. Yung tawag ba doon sa ano, sa trabaho yun? Ano? Anong panglista? Hindi ba nag-blow-blower yung blower? Ewan ko sa inyo. Tama. Ay. Kung ang job mo pag-blow, anong tawag doon? Blower. Yun nga eh. Yung tawag doon. Pero yung tawag sa trabaho ng nag-blow, ano tawag? Blowing. Jobbing. The blow. Yung baka sa naman kayo masakot natin ha. Jobbing the blow. Aga-aga po ng ano. Ang napaka-aga pa po ng podcast dito na po tayo napunta sa usapan nito. Ay, ito. Kumusta na tayo? Kapatid, mga ano, kumusta kayo dyan? Okay lang naman. Past week, ano ang mga pinagagawa parang natin dyan? Parang hindi kita nakita ngayong week dito sa Ormoc, sir. I just got back from Cebu. Kahapon na actually. And shout out to my friend there, Ness. Thank you for showing me around. Ilang araw ka nga pala dun? Parang 4 days? 4 to 5 days? 4 to 5 days. Tagal-tagal din eh. Kaya pala. Hello. Tumang. Shout out. So, yun. Since... kayo ba? Kumusta yung week niyo? Hindi ko kayo nakita ilang araw. Anong pinagkagawa niyo? Ako, nagsimula ulit na ako mag back to fitness. But, hindi ako nag-gym. Nag-calisthenics na parang CrossFit yung dating. Anyways, dalawang araw pa lang. How about you, Javi? Ako, busy sa higaan. Yun pa rin, ginagawa. Wala masyadong ganap. Wala. Ginagawang sa higaan. Pagod sa trabaho. Pagod sa trabaho. Higa agad sa dorm. Yun. Sa bahay, trabaho lang talaga ng ginagawa natin eh. Uh-huh. Wala masyadong ano yung walang life. Nightlife na. Wala. Hindi ka. Hindi. Masyadong boring. Mas mahal na mahal po namin yung mga trabaho na. Mga workaholic. We'd rather work than to go out and drink, diba? Hindi, wala lang talagang hindi mo magjo-duty. Wala talagang understaff lang talaga. Kakapakinig ngayon, again, we would like to promote yung department namin. Kung gusto niyo pong mag-apply, please feel free to come. Punta kayo ng us pa mag-apply. Dala kayo ng resume nyo. May bago tayo eh. Shoutout pala sa pinakabago namin. Si Ricardo. Cardo. Yun yung mga pangalan ng mga telenovela, no? Yung mga mga Mexican na telenovela, oh. Cardo. Cardo. Juan Carlos Miguel. Pato. Ilabas mo na yung caro. Yung kabayo, Cardo. Ganun, mga ganun yun eh. Parang si Cardo, parang millennial na. Cardo Donisa eh. Relatable din. Related. So, yun yung bago namin, guys. Since ikaw yung ano natin, sige yung guest natin. Ipakilala mo naman yung sarili mo sa mga ano. Hindi. Nag-introduce ka ba sa sarili mo? Si Joe. What are your hobbies, likes, and single ka pa ba? Baka what's the essence of being a man? Hindi na ako. Baka single ka pa. Wala, taken na ako. Parang mag 5 years na kami. Wow, nice. Ano mo naman yung jowa mo? Mahal, my forever. Oh! Buti ka pa, hi, Jana Engel. Hey! I love you. Huh? Ikaw, forever ka nang forever single? Alone. Yeah. Katulad ng sa tanong nyo, kung anong hobbies ko, anong ginagawa ko. Hindi ako katulad ni Mr. Daniel Padilla. Huh? Nasa'yo na ang lahat. Wala akong masyadong ginagawa bukod sa game. Naglalaro sa phone, matulog, at ngayon parang ano pa nilalaro mo? Parang
nag-start na ako mag-play din na. Mag-aral. Mag-aral, tama. Sorry guys, sa Tagalog. So you're playing guitar. Mag-aral sa gitara. Tama. Nice. So, hilig ka pa lang ano? Mapag-isa ganun. Naglalaro mag-isa. So hilig mong stroke yung gitara mo. Mahilig ako sa may bar. Hilig mong stroke. Mahilig ako sa may bar. Magaling ako mag-fing. So magaling ka sa mga daliri mo. Oo. Kasi, di pa masyado. Kaya nag-aaral. Pinag-aaralan. Pinag-aaralan mo pala eh. Magaling. Oh, yun. Bago lang kasi parang ilang months pa lang siya nag-aano. Pero, hindi katulad niya rin. Bago kasi yung gitara niya, di ba? Binili natin. Oo, binili namin dun sa ano. Saan ba yun? Basta, somewhere. Anong store ba yun? Wag mo na natin promote mo ba? Oo, wag mo na natin promote. Wag na natin promote kasi yung benta sa'yo, ilang wag mo na lang. Let's not name the price, right? Ay, people, kung mapapansin niyo po, ay wala po kaming, may juice po kami ngayon. Ito, ito pala, ito pala. Ito, ang juice. Yun. Tinimpla ni Gemma Rosa. Yun. Wala kami, siya, alcoholic. Yes, wala non-alcoholic. Ito, lemonade, something with, ano. With honey. With honey. With honey. And then with water. Yan. Nagtimpla kami ng medyo marami kasi yung nakapansin nung last vlog namin, naubos daw kagad yung drinks ni Gemma Rose. Oh no! Hindi pa nangangalahati yung video. Ito nga, oh, ubos na agad. Yung drinks niya. So at least ngayon, medyo marami ka nang may... Nag-refill muna ako. Oh yun, ubos na. Ubusin din eh. So ano? Ito pa ngayon. Sige, tulungan na kita. Baka mabasa yung ano natin din. Sorry guys for this inconvenience. About sa gaming mo ba, kapatid? Na-mention niya, mahilig siyang mag-ano. Figure tayong lahat din naman, na dumaan sa stage na mahilig tayo sa games. So, kahit ngayon, naglalaro pa din ako. Mga mobile games yan. Oo nga, kasi masyadong available na masyado yung mobile gaming. Lang, yun na yung bagong ngayon. Trend kesa sa ano. Hindi kagaya dati. Kasi medyo bagong trend lang na mobile gaming talaga. Kasi dati pa. Ano ba pinaglalaro nilalaro niyo ngayon? Sa mobile games ngayon nilalaro ko yung lakas ng ulan pare yung ano. Yung MOBA, yung Bang Bang. Yung Mobile Legends. AML. AML. ML. 'Di ba? ML player ka. Mga Mythic ano 100 something. Mythical Glory. Pero malakas na ba yung pag Mythical Glory? Kasi nakalagay sa akin Mythical Glory. Sabi ko, ba't parang di na napapalitan? Ba't parang i-check mo ka? Baka nag-error yung phone mo. 200 stars ganun. I-check mo yung phone mo. Baka nag-error. Abang ko, basta ako laro lang ako. Wala naman talaga akong pakialam sa rank. Basta ako laro. Parang sira talaga yung sira phone mo. Baka nakahack yun. Sometimes I play PUBG Mobile din. PUBG Mobile tsaka ML. Yun ang nalaro ko. Naglalaro lang ako pero hindi kayo. Ay, hindi kayo. Sorry. Hindi masyado magaling. Yung parang team player lang, ganun. Yun. Parang recreation mo lang yung naglalaro mo. Patay oras. Ikaw ano ba nilalaro mo? Baka may pinapatay ka habang naglalaro. Marami akong pinapatay pag naglalaro ako. Mga millions ba yan? Hindi naman. Engineer? Teacher? Pwedeng rad tech? Mga possible ano ba? Possible na ano, mga professional. Entrepreneurs? Tambay? People who... Ano baka magpa-podcast rin. Ewan ko doon. Ngayon ano yung inilalaro namin nag-ano balik loob kami sa ano sa COC. Yun yung inilalaro namin. Doon sa office. Ilang taon na din yan, no? Kung 5 years. Kasi ako yung Clash of Clans na account ko parang intern pa ako nun. Like na-retrieve mo pa hanggang sa ngayon. 2012 ganun. Yung account ko na yun. Yung account ko. Pero hindi siya lumakas, guys. Yung account ko parang second year college. Matagal na rin. Ako yung account ko, ano lang, dahil lang. Kay Lyle Castro. Ayun, si Master Lyle pala. Master Lyle, Town Hall 8 na siya. Second year ako, nagsisimula pa lang ako. Pero Town Hall 8 na siya nun. Yan pa rin yung account mo ngayon? Hanggang ngayon, yan pa rin yung account ko. Yung sa akin, hindi lang talaga lumakas. Hindi lumakas, napabayaan. Dami nagsisilabas ng mga bagong laro mo ngayon, yun, no? Ang dami talaga. Hindi na rin ako makapag, ano, alam mo yun, parang on track sa mga bagong laro. Ang daming laro na ngayon. Dami sisilabas. Ako may, ano pala akong, ano, laro. Baka gusto nyong laro, yun, ano. Survival game siya, named as Last Day on Earth. Yung ano doon, yung ginagawa doon. Parang mag-promote ka ng laro. Hindi. Baka gusto lang nila. Sponsored ba tayo niyan? Parang hindi tayo sponsored. So, yun lang yung nilalaro ko.
Magaling, maganda yan, maganda. Zombies yung kalaban, baka yung mga... Yan ba nilalaro mo dati din? Di ba? Sinabi mo sa akin, naglalaro din ako noon, pero last parang... Yung gusto kong laro, yung pwedeng multiplayer... Pwede yung multiplayer. Multiplayer online na... Okay. Ibang online player. Parang yung... Para may interaction yung na, larong Last Day on Earth, mahirap, makipaglaro. Sa ibang player. Ibang player. Oh, kailangan parang matagal mas at malakas na yung character. Yung character kaya hininto ko na. Okay. Na-board ka. Para. Ako, sinipaw na. Nasa level 100 na pala ako. Malakas. Lakas? Lakas mo naman. Pero kung lalaro niyo yung game, ang level 100 parang... Di pa masyadong pa rin, malakas. Pa rin, pero kung... Malakas. Pero kung paparing parang maririnig mo lang level 100 na siya parang malakas no malakas na, pero parang, kung nasa laro ka na parang mahirap pa rin. Hindi pa rin. So mabilis lang yung level oh mabilis yung leveling mas meron pa mas malakas okay. So siguro lahat ng ano nung nasa age group natin eh hilig talaga ng gaming oh syempre napakabata pa no napakabata pa natin no. So yun, yung reflexes natin sa mga madali laro yung laro yung cognitive skills natin. Yung laro to eye hand and to eye coordination. Hand to eye coordination, anong hand to eye and fit. Wala yung Okay. So yun, ano ba? Hand and mind. Hindi ata. Hand and eye coordination. Si Melvin mind lang kaya na yun. Hindi na kailangan ng eye kahit dito. Hand and hand. Yung sa kanya lang ano hand job. mind and hand lang. Mind and hand. Eh wala nang video. Wala nang video. Wala nang eye, nakapikit na nga yung eye. Nakakapaglaro pa siya eh. Mind lang tsaka yung hand. Yun. Kaya niya nang maglaro. Di kahit mo. Mag-isa lang. Tinatandaan lang yung mga nakakasalubong. Yun. Parang screenshot. Di, parang may, ano, may pornographic memory. Ano ba? So yun. Kahit mga bata ngayon, no? Oh, very na, active na sa mga larong ngayon. Yung pinaka, ano na, alam kong age is nasa 7 years old. Napaka-pinsan ko naglalaro na naman. Meron mas bata. Technology savvy na nila kahit sa mga murang edad. Oo, kasi masyadong available na yung ano. Ako nasa edad ako nila, kumakain ako ng lupa. Kumakain ako ng lupa. Tama, kaya hindi kagaya noon. Hindi kasi available yung gaming. Yung phone hindi pa available na. Mga dukha lang talaga tayo. parang mayaman. Available naman yung handheld gaming before, no? Yung mga... Game Boy na hindi colored. Wala kaming break game. Yung LED Game Boy. Ganito pa yung ano, yung itsura, parang naka-landscape pa rin. Hindi. Yung mas ano pa dyan. Yung kulay puti. Game Boy. Wala kami na kasi. Game Boy Advance? Hindi naman yun. Hindi ata game. Game Boy yun. Hindi ako nagkaroon nun eh. Sa akin yung brick game lang. Alam niyo yung brick game? Brick game. Yung may Tetris. Tapos yung may tangke-tangke. Yung may dalawa nagkakarera man. Nagkakarera din. Tama. Yun siguro yung... Pinaka-early mong game, merong mas early pa dyan. Yung mga laro na libre sa McDo, yung parang merong tubig sa Pero may mga ganun din sila, may mga parang electronic Tamagotchi ganun. Tamagotchi. Pero hindi ako nagkaroon, wala. Hindi, ako nagkaroon naman ng Tamagotchi. Kasi yung tita ko, rest in peace tita, si tita. Yung nasa Hong Kong siya dati. Si ano, pag umuwi yun, may mga dalang ganun din, may mga Tamagotchi. No, parang alagaan mo mga pet monsters. Tapos mga pala sa pakainin mo. Ay mo siya, ganun. Alagaan. Wala, si ano, kailangan kong pakainin. Sipo. Sipo. Yan si Pum, kung akong naglalaro, madumi. Di mo pinapaliguan, no? Di ko tinatanggal yung mga itas, mga tayo. Para,
collection. Collection. So yun, siguro nung mas bata tayo, yun yung ano. So, habang tumatagal, nag-evolve yung gaming. Yung gaming. Yung ano. Okay. Ano sunod na parang... Na, nakalaro ba kayo nun? Yung family computer. Family computer. Yun, parang yun next nun. Famicom. Yung pinaka-first console namin sa bahay, Famicom. Parang kami rin. Mother fucking 24 hours naka-open hanggang sa nasira na lang yung TV namin. Yun nga, yung sa amin din nasira. Shoutout sa mga tito kong mga sugapa sa mga video games. Yung ano, papatulugin ka para makapaglaro lang sila. Tangina, matulog kayo dun. yung tito ko, pinapatulog ng lola ko pero gumigis yung mga launa. Pero sneak lang para makapaglaro ng Battle City. Battle City, ganun. Mario, ganun. Mario. Duck Hunt, ano ba? Duck Hunt, o. Yung parang... May lumilipad na ano, na... Dick Hunt. Dick Hunt. Binabaril mo. Dick Hunt? Anong Dick Hunt? Parang mayroon kang baril na... Kailangan mo ng baril nun eh. O, anong tawag dun? Yung parang controller na baril. Controller na baril, tapos... Babarilin mo yung... Babarilin mo yung screen. Yung Jackal. Oh, Jackal. Jackal? Uy! Play that SPG. Disclaimer. Naka-experience na ba kayo nung controller niya yung analog stick na sira? Kailangan mo lagyan ng walis ting-ting para lang ma-move mo lang. Yung minsan pa nga natatanggal pa talaga yung ano eh. Nababali. Tapos kahit anong sakit dito, gusto, para lang makapaglaro, tinitiis. Ano ba favorite na ano yun, na game sa ano, sa family? Sa Famicom natin. Siyempre, Super Mario. Super Mario. Alam ko lahat ng mga, kung saan nakatago yung mga 1-up dun. Tsaka alam ko kung paano magpa 100 lives dun. Gamit yung ano, yung color green na turtle, na parang tatalon-talon lang siya, tapos one up siya. Hanggang sa may 100 something yung ano. Hindi ko kontra, ganun. Kontra, Battle City. Yung kontra, hindi nasa fan community, nasa parang NES yata siya. Oo, hindi na. Pero yun yung parang kasabayan. Kasabayan. Pero mas old school yung mga fan. Oo, syempre. Anong tawag dun sa, yung console sa... Kontra? NES na tayo? NES. Nintendo. Sorry guys, di ko natisip pa. Kanina ko pa rin tinitignan yung... So, wala kaming drinks pero may Fudgy Bar. Fudgy Bar, baka naman. Baka naman. So yun, after ng family computer, nag-evolve din masyado yung gaming, no? Gaming experience. Parang next nun? Next at, hindi, yung parang next, ano ko na is yung PlayStation. PlayStation na. Ako hindi, nag-Nintendo 64 muna ako, bago mag-PlayStation. PlayStation na sa yung kulay Violet, yung pinutan niya. Parang... Doon ka nakakapaglaro ng Mortal Kombat, yun. Pero, alam namin palabas yung Scott Stapp ng TV? Brutality lahat. Kinukunik siyempre. Fatality. Hindi ko na yung mga ano yung mga Donkey Kong ganun. Yeah. Hmm? Hindi ko na yung part dati. Pero naalala ko yung ganun ng mga games, yung parang ano na lang. Yung dun sa tawag dun. Wii. Na yung may mga arcades. Yun na yung naalala. Tekken ang mga laro. Oh, hindi ako Tekken. Yung Marvel Heroes, yung meron nun. Ano pinagagawa mo dyan, Malvin? Iba nilalaro mo eh. So yun. PlayStation. Yun na talaga yung pinaka. Turn on. After Nintendo 64, PlayStation. PS1. Pinaka ng PS1. Mm. Tatandaan ko pa nun ano kami. Wala pa kami. Elementary. Wala pa kami pambili nun. Grade 3 or grade 4. Wala kami pambili, pero nakikipaglaro lang ako dun sa mayamang kong classmate. Kinaano-ano ko lang, Brad, laro tayo, ano? PlayStation tayo dun. Laro tayo mga Marvel, gano'n. Di ba pinasunan? Yung ano, yung parang Capcom versus Marvel. Marvel, tama. Tapos yung parang, ano, tawag dito yung Jam, yung NBA Jam. NBA Jam, yun yung mga usong game dati na. Tumatakas kami nung tuwing recess, di na kami bumabalik. Lunchtime, pagkatapos na lunchtime kami bumabalik. PlayStation lang kami. Mga cutting boys. Tapos dalawa lang talaga may intense yung laro namin to the point na, alam mo yun, kailangan mo na ano yung t-shirt mo, igaganon mo na dun sa controller. Kasi basa na. Hindi, para mas makapag-slide ka ng mga special combos dun. Down, up, down. You know, shit is getting real kung gumaganon ka na, bro. Pag gumaganon mo yung damit mo, tapos gumaganon yung slide mo na. Diba, tapos nakaganon na yung ano, nakaganon. Nakaganon pa yung position, no? Ginaganon-ganon yung pabaliktad, eh. Yung ano, yung pinakaunang PlayStation na nalaro ko isang ano, sa tito namin.
Ah, bagong uwi kasi siya nun. Tapos ang dami niyang game, kasi ang dami talaga. Pero yung iba, yung pang matanda na, who wants to be a millionaire, ganun. Pero meron siya mga Marvel, tsaka yung ano, ano nga ulit yun, yung nagtatransform na ano. Transformers. Hindi, yung parang mga beast sila, tapos nagtatransfer ng mga ano. Beast Wars. Bloody Roar, yun. Ang daming alam yung game. See. Yun yung mga games niya, tapos Tekken, syempre Tekken. Oh, syempre, Tekken. Yun talaga yung pinakagusto, ano, ang tawag dito, meron pa yung X-Men, yung mga usod na games dati. Tsaka yung ano, yung ano pa ba, yung ano pa mga games nila, basta yung dami. Ano? So, yung mga favorite na laro ko, yung ano talaga, yung battle-battle. Yung nag-aaway. Yung action game. Nag-aaway-aaway. Hindi ko kasi kaya yung ano, yung mga horror, yung mga games. Yung mga quest-quest ganun. Quest-quest. Kasi, yung mga Final Fantasy ganun. Gustuhin ko mag-Final Fantasy, wala nga akong PS sa bahay. So, gusto ko siyang laruin, pero yun. Kasi kung mag-shop ka, napaka-mahal na magagastos mo. Oo. Tsaka yun, dati, since yun yung mga games, yun yung parang mabilis laruin. Tsaka, Syempre, kalaro ka. May kalaro ka eh. Ang hirap pag may isa ka lang. Parang tanga nun. Hindi, astig naman yun. Forte ko sa'yo yung RPG. Yung RPG. Okay lang, kaso pag may mga kalaro ka talaga. O parang mas may enjoy mo. Mas may enjoy mo. Tsaka syempre, pag ikaw yung medyo mas matanda sa mga pinsan mo, hindi ka napakalitan. Oo. Challenge. Tsaka syempre, kung pinakamagaling din. Kasi yung pinakamagaling din. Tapos ikaw, enjoy ka naman sa pambubugbog. Binubugbog mo yung mga kasi hindi nilalam yung mga combo ko. Yung combo, yun. Down, back. Triangle. Circle, square. Kaya ba, naabutan nyo ba yung pagsibol ng ano? Ng PS, console games? Hindi pa. Ako yun. PC games. Diretso PC games. Kasi, ako din. Parang, okay na, parang, ang term ba nito? Parang, meron naman yung mga computer games. Computer shops, I mean. Bale, pwede akong magbayad, di ba? Babayad ka, maglaro ng computer. Kasi, hindi naman kami makakabili ng PlayStation na sa kasi dahil sa piso lang ang price talaga dati ng game ng console. Oh. Pag wala ka sigurong kapamilyang abroad. O wala kang ano ganun. Kahit kung hindi talaga kayo mayaman pero may tita ka ganun. Yun lang siguro makaka-afford. Kahit yung PC noon, hindi ka rin makakabili din dito sa atin. Wala masyado kasi sa probinsya. Sa probinsya daming PC. May namatay na joke. Ilibing kita dyan eh. Parang mahirap. So yun nga yung ano. Kudos na rin kasi may mga computer shop na. Ano, pwede kang maglaro lahat. Yung mga arcade shop sa mga. Ako dati elementary. Yeah. Elementary din. So like grade 5. May point nun na sobrang na-addict ako sa gaming talaga. Tapos hindi ako pumapasok. Anong laro mo? Anong laro? Ano, yung mga Dragon Balls. Yung kasi uso nun eh. Yung ano talaga, console. Yung console. Oh. Yung talaga yung pinakagusto kong game dati. Dragon Balls, yung mga Tekken, ganun. Tsaka may classmate ako dati. Pinapagpunta mo. Inahatid kami ng sundo namin sa school. Tapos pagdating sa school, umaalis ako, pumupunta ako sa computer shop. Akala ng nanay ko, nandun ako sa school. Tapos lalabas ako ng computer shop alas 4 na ng hapon. Parang galing lang ako ng school. Ina-timing mo lang yung sundo mo. Uy, nandun na. 4 o'clock na, nandito lang sundo ko. Doon ako pumupunta lang ako dun sa elementary pa lang? Elementary ako nun guys, like grade 5. Ako na, gumanyan ako, ano na ako, high school na ako nun. Tapos ano, nangyari dun, parang may pinsan ako na ano ka-schoolmate ko. Sinumbong ako ng advisor ng advisory class. Ay yung teacher ko na ano sa school. Tapos sinabi niya dun sa pinsan ko tapos sinumbong ako sa nanay ko. Tapos binugbog ako ng bumbog ng abot mo. Binugbog ako ng tangina. Hindi ka pumapasok kasi parang almost 1 month na ata. Hindi talaga ako pumapasok. Doon lang ako sa shop nilalaro ganun. Pero tapos, huminto ko na sa paglalaro. Ikaw ba naman bugbugin eh. Nang nanay mo. Ilang taon ka pa lang. Mas grabe talaga yung nanay mo. Nanay ka ba nang bugbugin? Uso pa nun dati, hindi pa pwede yung mga ano. Go to your corner, go to your room. Puta nang, yung time namin, bugbug talaga.
So yun, yung ginawa ng nanay ko para ma-monitor na pumapasok ko, yung mga notebooks ko, nilagyan niya ng DTR. Tapos, pumapirma yung teacher para mas malaman. Pag uwi ko, papakita ko yung notebook ko na pumasok ko sa school. Mas mahirap. Hindi ka na makakalusot. Oo, strict talaga ng mama mo. Oo, grabe. Pero, dun na parang nag-start na talaga yun, no? Yung hilig. Hindi naman ako masyadong mahilig gamer talaga masyado. Kasi dito sa probinsya masyado. Hirap maging ano. Maghirap parang maging. Nung panahon na yun. Nung panahon na yun. Hindi sila accessible. Ang hirap maghanap ng games. Yet alone the console itself. Hirap talaga. Alas, meron ka talagang console. Sa kaysa ano dati, may nakikita akong PlayStation 1 nun eh. Kaso mahal nun. Ang mahal talaga. Parang tapos pag parang gasgas na masyado yung ano mo, tatanggalin mo dun, yung parang naghihintay ka na magdumiretso yung game kasi magsa-stop dun sa ano dun sa loading sa area ng Sony nag-black screen. Lalo tapos pindutin niyo naman reset kasi ihipan mo yung ano yung alcohol. CD. Lililis. Gumana. Gumana ka naman ganoon. So no, yun yung pinaka hindi ko makakalimutan na parang experience nung nagsimula talaga akong maglaro into gaming. Mahilig. Oh, mahilig. Parang malulong. Eh syempre mo nung bata ka talaga, yun talaga yung ano mo, yung parang tawag dito, yung outlet mo kasi yung ang ganda ng mga yung graphics dati, ang ganda na no. Amazed ka na doon. Yung mga pixelated na yung mga WWE ganun, 'di ba? Yun yung uso na. Kahit napaka-pixelated nila, parang wow, this is so advanced. Iba talaga yung gameplay niya. Wow. Parang bago, parang ibang experience, ibang experience ng game. Kasi dati kung ano ka tawag dito, first time mo talaga ma-experience yung gaming, ma-amaze ka talaga. Kasi dati, nilalaro mo tumbang preso lang, mga piko, yung patintero, tangin na tapos makaka-experience ka ng ganun. Tapos, parang what? Yung parang andun ka sa mundo ng laro, parang you're... Yun yung hindi maintindihan ng mga parents natin. Yung ano, yung experience na feeling na naglalaro ka, yung excitement. Akala kasi nila parang wala ka lang ginagawa, pero sayang sa oras. Ang daming pumapasok sa isip. Excitement, yung strategy. Yung strategy yun. Parang naglalaro yung utak mo. Develop din yung skills mo. Oh, reading skills. Natututong mag-English. Magbasa ng English. Pag hindi mo binasa yung quest mo, yung ano matatapos yung laro. Yung decision making mo dun, ano mo din. Malito ko yung item na to. Hindi. Yung item na lang. Yung strategy. Natututo ka rin magtipid. Kasi may budget. Babudgetin mo yung pera. Mag-ibong ka para magiging yung item na. Kailangan kong makaibong ko ng ganito. Yung wala na akong pera, kailangan kong mag-ipong. Oh, tama. Is it worth it? Maraming pumapasok sa isipan mo. Natututo kang mag-style ng mga damit. yung hero avatar mo. Inaalaga mo yung hero mo. Kailangan pero pag perv ka talaga, yung mga hero mo, puro babae. Puro babae. Ikaw, puro babae yung mga hero. Hindi, mahilig sa ay, lalaki. Malaki na hero. Lalaki yung mga hero mo dati. Bakit anong gusto mo? Babae yung babae. Imagine ko lang yung mga cringy name na came up with ni... Oh, ano ba yung mga username mo dati? Ano? Dark Angel? Hindi, Monkey Boy. Monkey Boy? Bakit Monkey Boy? Naughty Boy. Naughty... Huh? Boy, kasi boy ako eh. Boy? Yun pala. Ikaw, ano ba yung mga ano mo? Ano yung ma-experience mo ng ano? Gaming? First, parang first naglaro ako ng PC, grade 3. Grade 3? Yung laro pa lang nun, yung Counter-Strike. Counter-Strike. Tapos merong... Battle Rims. Yung... So yun, nag-stop na naman guys. So ano? Back to the board game. Yung parang yung unang nalaro ko is Counter-Strike. Tapos wala pang Frozen Throne siguro nun. Or hindi ko lang alam na merong Frozen Throne. Yung Frozen Throne. Pero na meron ng Warcraft. Parang build. Meron kong classmate. Meron kong classmate parang tinuruan niya ako parang sama ka sa akin. Mga BI na classmate. Sama ka sa akin. Saan tayo? Laro daw ng computer. Ito naman si Ingot. Nagpadala. Ang computer. Yun, parang nalaman ko na mag-computer. Pero naglalaro ako after class. Parang 4 o'clock. Oh, good boy. Ba? Good boy. Tapos parang yung meron kong lolo na engineer, nakabili siya ng computer. Mm-hmm. PC. Yung PC talaga. Parang ang linalaro niya yung pangya.
Ay, yung golf? Ang lolo mo? Oo. Lolo mo nag bumili ng PC tapos nag-download ng pangya doon. Oo, oo. Lolo ko siya pero hindi yung lolo na almost 80 na. Bata pa siya noon. Mga 60, mga 50 siguro. Ah, okay. Pero naglalaro siya ng pangya, yung golf. Ano? Oo. Bakit? Ah, yun lang yung nalaro niya, pangilan talaga. Parang naka... Naglaro ako ng ibang yun. Parang yung internet pa nung yung dinadial, yung dial-up, my card. Huwag mong gamit. Wag tumutunog. Pag pag maubos na. Huwag yung gamitin yung telepono. Nawawal yun. Nagsastop yung internet. Naging internet ako. Ayun. Parang in-installan ng... Parang hindi ko na naalala. Parang merong in-install na yung pinsan ko na StarCraft. Red Alert. Parang doon, nakilala ko. Hindi ako masyado nakapaglaro ng Red StarCraft Alert. Nung Red dati, Alert. Nung may masyadong nagbo-boom na yung Red Alert, yung nilalaro ko ng Counter-Strike pala. Kasi dati, sumasakit, nagkaroon din kami ng computer, kasi pero doon sa ano namin, sa lugar namin, until na wala pa masyadong internet, kasi nga, maski yung pan-text, wala masyadong. Bagal lang ko ng internet. Baka naman tanginan yon 2019 na wala pa ring signal sa mabagal pa rin ultimo parang cable walang na, cable sa amin yung barangay niyo doon sa inyo. Oo pare sa amin walang internet connection o walang line walang internet line so yun doon sa ano namin ano nga yung internet nagkaroon kami ng PC bumili yung nanay ko ng PC yung game lang doon syempre yung mga pre-installed na game mga ano chess solitaire pero may ano may Counter-Strike. Pero hindi nalalagyan ng bot nako so eh para kang tanga noon try ka lang ng mga barrel pero tapos yung ano yung talon-talon palit-palit ng barrel oh parang high school nata or grade 6 ganun. Nagkaroon kami ng PC, excuse me. Tapos, hindi ako masyado naglalaro nung kasi masakit sa ulo. Every time naglalaro ako nung parang tanga na ano, mag-isa lang, sumusuka ako. Kasi, motion sickness. Parang yung... Dati. Kaya hindi masyado... First person na malaro? Hindi, masyado, yung Counter-Strike lang? Hindi, yung parang yung first person, parang ganun. Oh, hindi mo ano yung... Oh, dati. Kasi, dati. Yung parang motion sickness ata. Pag naglalaro ko nun siya, ewan ko lang, kasi mag-isa lang siguro ako, kaya... kaya ka nasusuka. After ka maglaro, nagsusuka. Kaya, ganun din ako dati. Parang yung nag-Counter-Strike ako, ganun din ako. Parang nahihilo. Nahihilo talaga ako nun dati. Ako dati... Parang hindi ka naman talaga sanay dun sa ano yun. Parang first person game. Ako nung parang dati... Ako nagsusuka din ako nun eh. Okay ka lang. Pero babalik ako dyan. okay lang ako. Pero ngayon, parang ngayon, meron na tayong mga... old and young adults. Parang di ko na kaya maglaro ng PC? first person na mga laro. Bakit? Parang masakit na sa ulo. Kaya akong maglaro pero sumasakit na yung ulo or mata. Ay, hindi ganoon katagal, no. Parang may okay. Lalo na yung mga ano, yung matataas na yung ano, no, yung quality ng quality ng ano, ng resolution. Hindi katulad noon, hindi katulad noon. Ang sakit sa ulo, yung masyadong details na, detalyado na masyado yung ano, yung quality. Napapa-PUBG kami ng mga pinsan ko, naka first person, dalawang oras lang, hindi ko na tinutuloy ito, yung napaka-ano na talaga sa ulo. Ako, yan yung ano ko, yung parang, kasi yung nagsimula akong maglaro ng ano, ng PC, yung first kong nilarong game is Call of Duty, so, di ba yung Call of Duty, first person. Yan yung mga parang laro ng Call of Duty. Oh, wala. Laro ng mga lalaki. Mm-mm. Puro boys yung nandun eh. Bakit nilaro? Roger. Hindi, walang Roger. Manu Roger. Wala si Manu Roger. Maganda yung effects pag nakakabaril. Meron siguro maglaro ulit niya ng Call of Duty. Hindi ko lang alam. Baka may unwanted sensation naman. Pero kaya ko siguro ulit maglaro ng ganun. Hindi ko lang alam. Kaya tapos counter ako and then ito yung pagkasalan-salan din Counter-Strike unang PC game ko is Counter-Strike of course the ano then nag-StarCraft ako kasi feeling ko noon mabilis ako mag-build ng ganito StarCraft kaya ako pero actually bobo ako noon then nag-Red Alert ako Yuri's Revenge Battle Realms and then yun pagkasalan-salan hanggang sa unang pinakaunang Vice City pinakaunang ano pinakaunang anong year ba lumabas yung parang kung natatandaan mo lang yung Vice year, City. Kung anong... Hindi ko na matandaan, man. Yung lumabas yung alin? Yung Vice City. Grand Theft Auto? Yung pinaka-una? First. Eh, anong year? Parang ba anong... Di ba yung bida doon? Ano ba? Tutaw. Sino yung bida doon? Halika tayo, si Tommy ba yata?
Oh, yung parang ano may balbas na ano. Blue, yung blue yung damit. Blue yung shirt niya. Tapos yung first mong yung may Heso Yam. Heso Yam. Tapos yung ano, yung Unli. Meron akong kwento regarding sa GTA. Mm. Parang grade 6 ako. Unli ba rin? Unli bala, Unli pera. Answer. Come fly. Hindi ba ang daming ano nun? Ito-type mo. Tatlong set ng computer ng barrel. Noong grade 6 ako, parang, hindi ko sure kung yun yung unang labas ng GTA Vice City. Kasi first time ko nakapaglaro ng GTA, grade 6 ako. Hindi, ano na yun? Baka dun sa lugar namin. Sa grade 6 ako sa Summer. Mm. Brungan City. Somewhere down the road. Naglaro ako ng GTA. Parang na-addict ako sa GTA. Mm. Na umabot sa point na nagsisinungaling na ako sa parents ko. Ma, mayroon kaming practice sa sayaw, pero hindi ako marunong sumayaw, guys. Lalabas alas 4, alas 5, tapos uuwi muna, papalit. Ma, mayroon kaming practice sa sayaw. Alam niyo, parang dumbos ko. Parang ang old ano? Ano yan? Folk dance ba yan? Hindi, parang old building, ganun. Hindi ko alam pag-explain niya. Parang, ayun man kung religious group ba yan. Na parang may, basta lang. Pag may naghahanap sa ano mo, sa superior mo. Doon boss ko. Basta yun. Parang meron kami, parang lugar kung saan, parang may recreational ba. Mm. Merong games doon. Sports. Parang doon yung sinasabi mo, may practice kami doon sa iyo para sa parang December yun, parang kailangan pa sa Christmas party namin. So, alis ako ng mga 5:30 sa bahay, tapos uuwi ako ng mga 9. Tapos nala parang may kaibigan yung mama ko. Nakita ako sa computer, tapos akala ko na practice ka siya. Binugbugber na ako. Pero yan, nag-stop na ako sa paglaro ng GTA. Pero lahat naman siguro tayo, lalo na yung ano. Yung parents, tayo nabugbog naman siguro. Oo, kasi siguro yung wala naman siguro. Hindi ako nabugbog. Hindi ko nabugbog? Hindi, kay good boy to. Basta nasa sa kanila to, good boy to. Pero nagkakating ako. Mostly siguro nung kabataan natin, lalo na yung sa gaming, kasi yung mga parents natin, wala naman siguro. Wala silang, ayaw naman parang siguro. Parang hindi nila alam yung ano. Lalo na pag ano. Pero feeling siguro nila makaka-apekto makakasira sa school natin. Parang makakasira sa studies natin. Talaga, makaka-apekto. Hindi mo ba, parang hindi mo nakokontrol yung paglalaro. Kasi parang addictive din talaga yung gaming. At saka syempre, pero din. Pero dati, magkano dati yung ano per hour ng laro? 20 pesos. 25? Oh, shoutout kini Eric dyan sa may utap ha. Ang mahal ng ano yung masingil niyo sa Kailamano Hector. Sa dulag. Nintendo 64 new, 25 isang oras. Dun sa amin, 20. Tingnan na yung ano. Ang mahal. Dapat dun na lang kayo sa amin naglaro, 10 pesos ng oras. Pero naka-experience ako ng 10 pesos. Ako 5 pesos. Sa may dulag, 15 minutes, 5 pesos. Ang dati mahal talaga. Sa tapat ng school namin dati. Kaya naman naman nakalimutan. Ano boots? Hindi, iba yun. Sa school namin. Sa Rizal Center. Huwag niyo itulang yung mesa natin. Ay, ano ba yan? Sorry. Na paano ba? So, yun. Yun talaga yung ano natin, struggle ng bata tayo kasi ayaw ng parents na. Ayaw talaga ng pero parents. Ngayon, pero ngayon, marami ng mga madaling makapahanap ng laro. Kasi nga dati, syempre, yung time mo. Walang internet. Dati yung time mo talaga, hindi ka na halos nakakapasok sa school, tapos ganun. Tapos syempre, kailangan mo talaga lalo na yung mga online games na ano dati. Alala nyo yung mga ano, yung mga promo overnight. Meron. Oo. Every Friday, doon kayo sa 70 pesos, 50 to 70 pesos. Hanggang kinabukasan na yung game overnight. Pwede na. Ako umabot na ako sa point na nung third year high school ako, as in addict na ako sa gaming. Lalo ano yung game na yun na pa-addict sa akin is yung Grand Chase. Ano yung Grand Chase? Anong year ka din? Ano, third year high school ako. Ah, talaga? Parang... Pero hindi ako naglaro ng Grand Chase. Dati nilaro ko yung MU. Yun yung pinakaunang online game ko. Ako hindi ako nakailar ng MU. Tapos Flife. Oh, Flife. Meron din Flife. Ako, ano, Grand Chase. Tapos RF Online. RF. Equilibrium. RF. Yung mga robot. Parang tatlong yung class niya. Parang tao, robot, at yung alien. Yun yung mga dating mga games. Tapos, hindi. May ano na, may Dota na nun. Nung may pero hindi pa ganun ka. Hindi pa ganun ka. Kasi nung parang na ano ko, nakapag...
nag-try ng Dota pero bobo. High school ako noon. High school din ako, parang third year high school. Parang ganoon. May Dota na. Tapos that's, yung version nun 16 point something. Tapos yung lalaro ko dati 16, si ganun. Si Cardell lang. Oh, parang yung mga items, mga resibo lang, hindi lumalabas. Oh, ah, si Cardell lang alam ko nun eh. Ako si Bone Clips. Rock and Rodden. 'Di ba 'yun? Parang yung pagbago kang player, parang mas prefer ka prefer sa yung, range. Yung range ano. Tapos hindi yung maraming hindi niyo makakalimutan dati eh, yung siguro dati aw oh, ngayon kasi yung mga bata na yung mga bata ngayon mostly mobile na talaga. Mm. Kung dati nung ano yung hindi mo makakalimutan talaga pag naglalaro ka ng sa shop talaga yung amoy ng computer shop talaga. Nako. Yung baho ng headset. Akala ko yung isasabihin mo yung parang yung tawag ba sa galing. Parang tinitis ang Tagalog ng tis parang tinutukso oh parang tinutukso ang baba mo uwi ka na sa bahay niyo yun mga trash talk oh trash talk tama trash talk tumigil ka na sa paglalaro bobo tangina mo nasasayang ka ng pera uwi ka na parang mas dati yung ano pag mas masayang ganun yung shop na pinaglalaruan mo ano tawag dito pa may promo tapos may promo din silang may ano may pakanton kanto ano hindi mapapaluto ka ng Maggi yung mga noodles so kuya paluto ka ng pwede kang kumain diyan sa pwede kang kumain doon sa computer shop and paluto siya ng kuya tsaka may itlog ganun kape natatanda ko yung mga pinaka ng games ko online kasi online games ayun eh pagsibol ng online games naman is pinakaunang online game ko is Ragnarok. Ragnarok PH. Level up. Sa level up yun. Hmm. Ragnarok PH. Tapos tinigil ko kasi napakamahal ng vision yun. Oh, dati. Yun. Kasi may bibili ka talaga ng load para makapaglaro dati. Tatap up ka ng 100, ganun, 300 just to play lang. Mga ilang oras lang naman yun. And then, nung naging free na siya, parang, yay, free na siya, pero... Hindi na masyado hindi na, ganun ka na yung game. Hindi na siya masyado ganun kasikat. Pero may mga naglalaro pa rin. Up until now, kasi binuhay yung Ragnarok Online PH again, noong 2017. I tried playing for, I don't know, 5 months. Tapos tinigil ko rin. So, you can't keep up na din sa mga players din. Masyado silang committed. At ako naman, so wala din akong time na pareha. No? Pero in-enjoy ko lang. Nostalgia lang yun. Parang, iirin ako. Tsaka parang nagkaroon din ng ano, mobile na... Yung Ragnarok, yung Eternal Love. Sinubukan ko maglaro pero parang not for me. Parang pangit yung mga larong mobile na ganung laro, MMO, RPG. Ngayon, ang daming laro. Pero parang nahihira parang maraming buttons, yan. Marami yung mga kasi nga kailangan mo i-compensate yung ano, yung saki, yung monitor, syempre, yung dami, wala kang yung keys. Mga keys doon. Kailangan keys. Parang maliit na lang yung doon mo talaga ilalagay lahat eh. So, yung MU nga parang nagkaroon din ng mobile. Mm. Parang lahat. Pero yung screen yung ano, iba na yung screen iba na yung dumiliit na yung ng, playing UI mo. Iba din talaga nung dati. I mean yung ano, yung playing experience ng ano. Pag nasa PC. Nasa PC. PC talaga yung pinaka. Tapos dati yung ano din, syempre yung NBA na live. Oo nga, pwedeng yung katabing computer mo maglalaro na yun. Tinanggal yun. To the EA Sports. To the game. Tinanggal yun sa live EA sa 2K. Tapos nung na 2K, wala nang multiplayer. Parang online na lang, no? Mas maganda kasi yung graphics ng ano. Pero mas gusto ko yung dati kasi minimalistic lang. Yung mga keys. Yung dati talaga. Double ano lang. Ngayon, ang dami complicated. Ngayon, complicated na. Kailangan ng parang timing. Hindi ka gaya noon. Dati wala, pindutun mo. Parang yung, yung maganda kayo, 2K13 talaga. Madali lang laro. Ang bilis ng laro yun. Pero ang ganda ng graphics compared to the EA. Tama, sa live. Parang, hindi naman. Parang EA naman dalawa yung... Hindi, iba. Hindi. Iba, 2K yung 2K. Ibang EA talaga. Iba lang yung EA. Okay. NBA Live yung EA. NBA Live. Yung dati yung... Pero gumagawa pa rin sila. Ng EA. Pero naalala ko dati yung cover nila rin si, ano, si McGrady. Si T-Mac. Yung T-Mac. Dun sa EA. 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 Parang 2000... 2006 is Dwayne Wade. 6? 7? Hindi, 2005 ganun. 5 siguro. 3, 4 ganun. Tapos... Siguro 2006 si Dwayne Wade. Tapos Orlando Champions Magic sila. Pa siya nun. Hindi siya Houston. Or sa Raptors siya. Parang... Houston na siya nun. Yung naging poster boy siya nung ano. Yeah. Parang Houston na ata yun eh. So yun. So yun. Then nag-transition ako.
hindi ko kinirik talaga yung online gaming. Tapos, syempre, nag-college na tayo nun. And nauso na yung... Sir, high school pa lang. Oh, may pahalatan. Mas okay, matanda okay. Tayo sa alam. Yung pag-college natin, okay. Isang taon lang naman eh, kasi mga nag-college tayo. Fourth year high school kami. High school pwede bang i-cut natin yun? Cut natin yun. edit. Again. Okay. So yun, nung pag-college natin, mga kapatid, at yun, na-expose na tayo sa Dota. Dota. High school may Dota. Ano may na. Dota na nung pero. Eh, elementary pa lang may Dota na yun eh. Grade 4. Sabi ko naman buhay pa mahalata eh. Minubuo mo talaga eh. Again, i-cut natin yun. Cut natin yun guys. Yung okay. Elementary tayo. Elementary tayo. Yung elementary tayo, di ba meron? Ano? Di ba may Dota na? Mo. And then nag-Dota 2 ako, and then yun. Alam mo na kung sa susunod na podcast hindi ka na ma-invite. Makiramdam ka naman. Ang pagkatang may edad na ako. Kaya yun. Ano ka? So yun. Nung college tayo. Nung college. Sa amin din yung parang ganun ng Dota. Pero nung first year kami, sa school kasi namin, sa school namin, sa Holy Infant. Doon sa loob mismo ng school, may computer shop na may mga games. Oh, sa loob talaga ng school. Pagpasok mo saan? Sa may... Oh, tama ko yung... tapos, ano, diba? Tapos, yun. May tapat ng playground, diba? Oo, sa may playground. Okay. May shop doon. Alala niyo, diba? Oh, nandun tayo, diba? College na tayo. Diba, doon pa nga tayo nagkakilala nun, diba? Oo, doon tayo nagkakilala. Nakita kita nasa sulok lang. Nanood ng pink. Sis love me. Pink. Pink na mundo. Pink na So yun, dati yun nga yung yung parang doon kami naglalaro. Tsaka nung parang first year, parang hindi pa masyado naglalaro ng Dota kasi may mga classmate kami. Ang dami namin na nalalaki sa section. Tapos yun, parang yung mga may mga classmate kami na parang mas matanda sa amin. Patangin mo kay. Hindi tayo magka-klase. Ibang section kayo. Hindi, kami. Nandun kayo sa mga bully. Sa matyo tayo. Kasama namin. Iba lang talaga yung kasama mo. Chumicheat kami sa mga nerds. So yun nga, yung mga classmates namin nun, iba nilalaro nila kasi may mga classmate kami na matatanda eh. Yung nilalaro nila yung Counter-Strike. Tapos, dami-dami, parang ilan ba yung lalaki, tapos magkakasama lang kami naglalaro, parang 20, ganun, puro Counter-Strike, ang dami ng unit dun sa ano. Tapos, may classmate kami na tinuruan yung ibang classmate namin, uy, try kayo ng Dota, ganun. Tapos nag-Dota na kami, yung mga classmate namin na matatanda, hindi na sila naglalaro. Doon na nagsimula, nag-Dota na kami, ganun. Dota na lang tayo. Tapos yung mga classmate namin, hindi na namin nakakasabay maglaro. Kasi sabi, putang ina nyo, hindi na namin kayo pinapasama kasi... Iba na nilalaro nun, hindi na namin maintindihan. Oh, shoutout ng mga classmates namin ng first year, sila, sila na pala. Too many. Ang dami nila. M2M. Parang college din ako naglaro ng Dota. Mm-hmm. Parang, hindi yun talaga yung pinaka, parang sikat talaga Dota. Sikat na sikat yung Dota man doon. Oh, then noong 2012, in-introduce yung Dota 2. Hindi na ako masyado nakapaglaro nun. 2012. Nag-transition ako into Dota 2. Pero ako tinigil ko din agad. Until 2014 lang. Wala lang, trip-trip ko lang. Parang second year din ako nakapaglaro ng Dota 2. Hindi ako umu-unload dun eh. Parang hindi pa di ako. Yung MMR ko napakababa. Sabi ko, titigil ko na to. Hindi para sa akin. Mahirap magpano. Tsaka mahirap yung dito siguro sa atin. Kasi yung internet ganun. Mabagal. Hindi parang, parehas ng sounds. Yan yung mga parang sinasabi ng mga week. Yung internet. Mabagal. Internet. Tangina ng mask. Excuse ka pa. Ang taas ng ping. Meron akong nabasad na... Yung keyboard ko, sira. Uy, may... Sino yun? Ito ba yan? Ito. Sige, ako lang yan. Wala! Wala! Wa! Wa! So, ano? Wala! Wala nga! Yan na yun. Ano ba yun? Yung meron kong nabasa parang... Yung nagbabasura. Meron kong nabasa sa isang computer shop na parang nakasulat na, huwag mong isisi sa mouse and keyboard yung kababuhan mo.
Shit, nag-log, nag-log. Nanginaputang. Tapos nasa Facebook ka na pala. Alam mo, napatay ka na eh. Ikaw pala yung ginawang log. Pero dati, nung ano, nung college, yung Dota 1 talaga, mas maganda yun kasi LAN lang talaga. Yung mga kalaro mo. Naglalaro kayo, kayo lang. Kayo pwede kang mag-trash. Tangina mo. Wala pag keyboard warriors. Tangina mo, ang bobo mo. Wala pang... Nagtatrash to ko din naman dati. Kahit LAN lang. Oo, yun. Oy, bobo! Bobo po, tangin naman. Kaya wala pang... First blood, ganun. Ay, zero, walang ano lang kill. Natatanda ko din naglalaro kami. Si Kim yung mahilig nun eh. may group ka. Mag-screen siya ng ano. May group kami nun. Ay, pa, hindi, parang page. Yung Dota Wall of Shame. Pag na ano ka, na zero ka, ipopost ka sa Facebook. Tapos may mukha mo. Yung picture mo ilalagay din dun. Ay, nang bobo. Grabe naman yun. Dari. Parang ayaw ko makipaglaro sa inyo. Sinishare niya sa Facebook. Baka puro picture yung andun ko. O dati, yun yung ginagawa namin. Pero ano man yun, backstory lang dun sa ano. Yung before namin nakilala yung mga barkada namin. Wag na ba? Hindi kasi na, wag na lang. Sige, wag na lang. Bakit ano ba yun? Bakit? Wag na. Ako? Sige. Yeah, next episode. Next episode na lang. Basta, about baro lang. About din doon sa school namin, kung paano namin naging tropa yung mga, kung ba't kami andito ngayon, parang gano'n. Yep. So yun, naglalaro pa ba kayo ng mga PC games until now ba? Until hindi now, natigil na ako. Ilang taon na ako tinaglaro? Since 2015 ako, siguro. Ako, almost 2 years. 3 graduate siguro. Pag nagkakayayaan lang yung mga tropa, parang pag kumpleto sila na parang tas free ako na parang, sige, game tayo. Parang ganun. Oh, yung last laro ko ng PC, nung review ko, na 2018. Since siguro ako nakapasa ng board, nagyabang. Joke lang. Pag-graduate ko siguro, hindi na ako nakapaglaro. Ako din na rin ako nakapaglaro. Kasi parang mas... Nagtrabaho ka na eh. Trabaho ka na agad eh. Badalay na lang maglaro sa phone. Oh. Yung mga gusto mong laro, nasa phone na. Masyadong ano. Nasa Play Store. Parang... Nasa Play Store. Masyadong na accessible, no? Kaya siguro tumatanda na rin talaga tayo. No? Oh, parang siguro I'm too old for that na. Natatamad na ako lumabas. Naalala ko lang dati. Subukan nga natin maglaro tayo ulit sa labas. Pwede lang. Naalala ko dati. Parang magsukahan tayo. Yung mga first person shooter yung laray natin. Naalala ko dati nung intern pa lang sila kasi naging intern ko itong tumatay. Naging intern. Tapos, para pinapalata. Sabi nga, tumigil na. Tapos, talaga yan. Kasi naging intern ka silang dalawa. Tapos, ito si Jovin. Parang, yung intern sila nun, sila, yun yung parang last na nakapaglaro ako ng ano. Nakapag-Dota. Dota 2. Kasi, nung sa ano, ni dati, wala akong masyadong katrabahong, ano, mahilig maglaro. Into, ano, gaming. Walang gaming. Mm-hmm. Napaka-boring ng ano namin ng lalo na kayo, life. So, yun dati, nung intern sila, sinasabi, tara, laro tayo, ano, ano morning dito. Hindi overnight yun. Paaga. Pa-morning. Pa-morning, ano. Pa-morning. Pa-morning, ano. Paaga. Paumagahan. Paumagang kay gandang laro tayo. Anong oras kami pupunta doon? Parang example may 3:11, out na 11. Oh, out ng 11, maglalaro kami noon. Tayo na. Sasabihin ko sa kanila. Ako yung BA sa kanila. Tara, laro tayo. Ano? Okay lang yan. Hanggang bukas, pare-pareha sa tayo yung morning. Morning tayo lahat. Tapos sasabihin nila, sila ano, sila Lyle. Sino nga ulit? Si Neptune, si Elec, si Jericho. Si Kenneth. Tsaka si Kenneth. Kanyal. Tapos sasabihin ko sa kanila. Tara, sa Dota, Laro tayo. Tapos, okay lang yan. Morning naman tayo bukas. Alas 7 pa tayo. After, tapos yung laro namin doon, hanggang alas 4, alas 5 ng morning. Tapos aalis kami, parang 10 ng gabi. Tapos maglalaro na kami until morning. Sabihin, tara, laro tayo. Okay lang yan. Pare-pareha sa tayo. Malaman-laman namin. Tapos, before kami umalis, sa top, itetext ko yung, ano, yung mga katrabaho. Uy, palit tayo morning. Morning ka bukas, PM ako, kasi maglalaro kami. Tapos, papasok sila kinabukasan. Pagpasok ko ng 3 PM, bangag na bangag sila ganun. Parang may himatay ka na. Tanginan nyo. Duty ka. Wala kang tulong. Yun yung pinaka-pinaka last na ako, na parang naglaro talaga, yung Dota 2. Tapos after nun, nung natapos yung rotation nila, hindi na ako nakapaglaro. Wala nang ako gamer. After first sem dito sa Tacloban, sa Cebu naman, yung second sem namin, naglalaro kami sa Miniski.
Maganda yung computer nila. Tapos meron silang card, meron nga ako. Yeah, that's a ministry. No? Baka naman. Baka naman. Baka naman makalito kami naman mga po. Kahit limang oras lang dyan. Tsaka pansit maganda tempo. Talaga yung PC nila. Tapos yan yung maganda sa kanila. So kasi dito, hindi pagka, maganda yung mga ano. Mga PC. Hindi yung... Sinisisi mo na yung... Yung bumabalik ka sa panisisi. Bumabalik yung panisisi. Bakit gumaling ka ba? Namang gumaling ka ba naglaro ka dun? Mga 0.5%. 1K MMR. 1K. Naglaro ko ng Dota 2. The few and proud. Parang naglaro ko ng Dota 2. 9K pa lang yung pinakamataas. 9K? Parang si Miracle yata yun. Ah, siguro. No? Yun lang yung malalakas na ngayon. Sila-sila din. Ewan ko ngayon kung ilan na yung pinakamataas. Tagay. Tagayan mo sila. Cheers. Tagay daw. Madali na talaga yung mga... e-games. Salamat. Madali na talaga ngayon. Sorry. So, time check tayo. Nakaka 1 hour na tayo, guys. So, oras ba yan? Yes, oras na. All about games. Gaming lang. So, bali wala kami masyadong topic ngayon. Yun lang. Sa episode namin. Kasi parang gipid din kami sa oras. Kasi, kasi I was far as... lumayas din ako ng ilang araw. Umalis siya eh. Kasi and then, nabusy din sila sa work nila. So, wala kami nakahandang parang baon namin. At, tol, pag-usapan kaya natin yung ganito. Wala kami makagandam. So, yun. Yung parang ano na lang. So, parang on the spot na, let's talk about games na lang, Brad. Kasi, ano, hindi pa natin natakal yun. Parang ganun. So, yep. I-relate sana namin din sa childhood namin. Yung mga pinakaunang games. Anong ginagawa niyo pa nung bata pa kayo para makapaglaro lang? Parang compared ba kung papapiliin ba kayo ngayon, would you rather, ano, spend your childhood nung mga panahon na yun o mas pipiliin mo mas maging child ngayong panahon ngayon? Kung ako yung papapiliin noon. Kasi parang, talaga, no? Oh, parang nakukontento ka kasi kung anong laro yung meron. Meron. Hindi kagaya ngayon na maraming magagandang laro. Parang, pero hindi ka pa rin kontento, no? Oo, hindi ka nakukontento. Ah, kasi parang ano eh, yun yung parang ang tawag dito ng gaming talaga eh. Na hindi, laging may bago. Hindi katulad noon nga, parang masaya. Ano ba yung laro? Like yung physical games dati or yung mga... Lahat ng games. Siyempre. Yung games in general, be it ano... physical or... outside game, parang ang tao. Dati lalabas ka talaga ng bahay. Parang, meron ka talaga parang kaibigan. Lalaro ka ng Jolens. May kamulay ka. Lalaro ka ng ano, text, ganun. Pog, ano pa. Tamulin. Ano ba nalaro mo nun? Yung mga Barbie. Hindi. Brats. Yung mga parang cardboard na. Dinadami tayo. Yung may tinutup eh. Paper doll. Paper doll. Yung nabibili sa tin sa sari-sari store, no? Chinese garter. Ano ba? Parang yun. Dati, ganun din. Yun nga yung mga games. Sleeper X. Sleeper box. Sa amin, nilalaro namin dati pag ano, lalo na pag ano, walang kuryente. Tagutaguan. Tapos, minsan pag niloloko nyo yung ano yung taya, uwi kayo lahat sa bahay. Naghahanap siya sa, pinaghahanap niya kayo. Ay, nalasan na kayo. Wala na, wala umuwi na pala. Ang gago. Yun, mga ngayon, millennials. Mga bata ngayon, puro laro. Dati, pag sasapit na kami, mga alas 3, alas 4, takbuhon na kami papunta agad sa sementeryo. Kasi yung bahay namin, malapit lang sa sementeryo. Parang pwede lakarin lang sementeryo. Doon kami naglalaro, nag-abulang kami din sa may mga tawag doon, sa mga nicho. Nicho doon sa talong-talong kami doon. Talong-talong kayo doon. Pero may parang certain areas lang na, di kami pwede pumunta doon. Pag pumunta ka doon, ano. You're it na, kumbaga. Kumbaga, taya ka na. Ang dami kong masakit sa katawan nun. Shoutout kay Manu Bungoy na ano, naghihilot sa akin pala. Pag nalalaglag ka. Pag natatapilaw ako dyan, sprain or whatever. Pero ang saya lang. Ang saya ng ano dati. No? Uli gagamba, ganun. Pupunta sa bukid, uli gagamba. May natatawa akong ano dyan, kanta dati. May pinsan ako sikit. Nung, doon sila nakatira sa lola namin. Tapos, tawag dito, parang summer ata nun. Tapos sinahanap siya ng lola namin. Hindi siya makita kasi naglahanap sila ng gagamba. Pag uwi niya sa bahay, di ba dito sa atin, nilalagay sa posporos. Tignan na tinanggal yung gagamba, tapos pinakain sa kanya yung gagamba. Tapos promise, pare! Pinanguya? Pinanguya sa kanya, tapos gumaganon. Using an innards of gagamba. Oh my God! Oo nga, promise, pare! Buti.
Tapos ako din nung ano. Linulok niya. Hindi, parang huli mo kain mo. Ganun. Ako din nung ano, nung tao dito, nung elementary, kasi addict na addict sa mga laro na natin. Text, ganun. Yung nanay ko, eh, pag ano, pag, syempre, papasok ka sa school, tapos, pag bata, eh, papasok pala sa school, hindi ka masyadong gumagalaw, pinaglalaro mo yung mga text mo, kinainaano mo. Binabasa-balasa pa. Binabasa-balasa mo, oh, sino to, si San Goku to, ang ganda na ito. Si Eugene? Tapos, di ka pa naliligo. Oh, yung power level Eugene, ang lakas. Tapos, lakas papasok na kayo sa school, eh, yung nanay ko nagalit sa akin. Tsaka sabi niya, putang ina, di ka pa gagalaw nung oras na. Malilate na tayo. Kinuha yung lahat, laro ko yung mga ano, yung mga rubber band yung elastic ko. Tapos inano, dinalagay dun sa ano, sa kawali, tapos pinakuluan lahat. Ginawang tinola. Tapos ina, tiyak na ganyan ako dun, naras di ako pumasok. Putang ina. Di ako nagkukulang sa mga text dun, sa mga elastic ko. Di ako nagkukulang kasi yung nasa loob ng ano, loob ng mga chicherya. Mga school bukol. Oh, school bukol. Lolo ko nun dati, bro. Teacher sa Rizal. Eh di, trip nun, mangkuha ng ano. Mabawi yan. Binabawi pag may ano. Ang turn kami nun, pinupuga. Pinupuga. Tapos pag uuwi na ako nun, pupunta muna ako kay Lolo. Puga, kailan sinakuha. Tapos, tinitignan ko yung shelf niya. Alam mo yung saan nakatago? Tingnan ang daming ano, ang daming nakatago. Kinukuha ko lahat. Akin na ito, dalim ko ba ito. Pero pagkakauwi ko, natatalo na din kasi ang lalaki ng mga kalaban ko sa mga alam mo yun, dampa. Sa text din. Text, ganun. Nag-jolens, ganun. Ako, ginagawa nila akong bankero, tapos ako yung pinupulubi nila. Yung first time ako nagkaroon ng gagamba, parang grade 3 yata, grade 4. Parang, first time na gagamba. Binigay lang sa akin, parang inalagaan. Tapos, yung gabi, nilagay ko inilagay ko siya sa ibabaw sa, parang ibabaw sa higaan ko. Okay. Sa tulog ako, pag-isip. So, umaga, madami ng langga. Dami ng kanayan na naglangga. Ginawang na siya. Nilanggam. O, dati nalagay mo dun sa ano eh. Minsan, pag ano ka ng baso, tapos yung ano yung tao dito yung sa saucer ano tao sa tagalog yung parang ang tawag makaka parang plato ilalagay mo doon tapos lalagyan mo ng tubig para hindi lang gamitin pero tangina hindi nilalagyan mo rin. sabi pa nga nung tito ko sabi niya uy mukhang buntis yung gagamba mo ah. Tapos magtitimpla kami ng gatas. Nag-gatas namin sa cotton. Sa cotton, no? Kasi cotton ipapaano namin sa papasipsip, no? Ewan ko kung effective yun. Basta ginagawa namin. Ginagawa ko din yun. Anong ginagawa ko din ginagawa? Ginalagay dito sa ulo mo. Ay, tech difficulties na yun. Okay, hello. Parang may limit yung ano natin. May limit lang yung pag-video. So yun na nga, ganun mo. Para, alam mo yung ano nun, parang makakahanap ka daw ng ano. Mas madali ng gagamba pag nilagay mo pag nilagay mo sa ulo yung tae nila. Pag ano ginaganon mo. So nasa 1 or 7 minutes na tayo guys. Haba din naman. Gorilla sabta. Haba din. So yun, ano pa? Ano ba bang pag-usapan natin? Childhood natin dyan. Ano? Pero hindi naman napaka parang matagal na nangyari yung... Oo nga. Ano na yun. Napaka-usapan natin. Parang kahapon lang. Parang kailan lang. Ang mas maganda lang din kasi parang active talaga yung ano natin, yung childhood natin. Kasi ano eh. Hindi katulad ganun kahit bata pa meron ng parang... Bilbil. May bilbil. Puro laruan na lang, ganun. Nakatutok na lang sa YouTube, sa cellphone. Lalo yung mga ano, ang gagaling na ng mga bata ngayon, like sa YouTube. YouTube na lang. Alam na nila paano maghanap ng mga videos ng ganito, ganyan. Wala nang ligo-ligo sa sapa, ganyan. Oo, no? Wala nang ligo sa ulan. Talon-talon sa ano doon? Lamsaw. yung merong karabaw? Kalabaw? Yung ang tawag? Ay! Yung parang... Luksong baka. Parang pinapaliguan ng kalabaw. Tumatalon kayo dun? Hindi kami tumatalon sa loob na sa tubig. Tinatalonan na. Ah, okay. Kasi yung sino kayang talonan ng yung tubig niya. Tapos yung matapang dyan, kaya ko yan. Tapos yung meron kasi hindi nakakaano, tinutoksin niyo. Baka, bata. Uy, kula ka pala, bisot ka pala, di kaya talonin. Gagawa ka rin ng ano, ng saranggola. Oo, saranggola. Yung saranggola din. Pag summer, no, pag yun yung uso yung saranggola. Ano, matawag sa malaki na saranggola?
Palapaka na malaki. Yung ano yung may parang ano? Oh, parang yung may flapper sa sawa, gilid. Sa waray-waray sa amin, wang-wang. Oh, wang-wang yung sa waray-waray. Kasi yung palapaka, sa amin, yung ano yun, may parang nilalagay tapos tumutunog siya. Hindi. Yung hindi sa amin. Wang-wang! Parang tumutunog siya pag inanong. Di ba yung saranggola, yung diamond lang? Or mayroon bang ibang... Yung parang may puntot siya na gano'n? Oh, sa amin yung... Sa amin pag ano yung... May... Yung paper na manifest, yun yung ginagawa. Papel de hapon. Tapos yung kawayan na parang... Tapos mga kawayan, hindi siya na yung ting-ting. Yung sa amin, ting-ting. Tapos yung ginagamit na ano, hindi na yung mga ano, hindi na yung parang mga PC na naman yung paste. Nylon. Tatandaan yung ano, Bearman Kite Fest sa Grandstand dati. Yung malalaki yung mga ano, sa school namin, may ganyan yun. Ang lalaki ng mga saranggola, no, si very huge talaga. Pag ano, pag tawag dito. Pero one time event lang nangyari, hindi na naulit. 2003 yata yun, ganun, 4. Hey. 2, parang ganun. Hindi naman, hindi ka pa na-experience yun. Hindi ko naabutan yun. 2003. Pero ngayon, parang wala na, na? Wala na. Active na yung mga bata. Pag summer, hindi na parang... Dati pag summer, pag lalabas ka ng mga 4 or 5, ang dami na nagiging parang saranggola dyan. Tapos babalik ka ng school, ang dami mong kuto. Ay, kag nasa labas ang bahay. Itim-itim mo. Dami mo, sunburned ka na eh. Oo, meron yun. Ngayon, wala na. Ngayon, wala na talaga yung mga bata. Hindi ka talaga pagpapalit yung childhood na yun talaga. Cellphone na lang ngayon. Cellphone. Iyak cellphone. Yan tuloy. After, mga nanay natin, sakit ngipin mo? Oh, ayan, cellphone. Sa cellphone. Ang dahil sa cellphone mo. Sakit chan mo? Sa cellphone mo. Cellphone ka lang ng cellphone. Cellphone ka lang ng cellphone. Sa cellphone sinisisi yung ano. May mga ano ka. Ilan na ba? Nasa 1 hour and 11 minutes. 11 minutes. Tagal din ah. Parang napasarap yung usapan natin. So yung mga ano, if may nakikinig tayo medyo bata dyan, yun yung ano, yun yung childhood namin. Yung childhood namin. Please cherish your childhood, go out, have some fun. And... Punta kayo doon, punta kayong, ligo kayong, ano, maligo kayo sa ilog. Ligo kayo sa kanal, kung pwede. Huwag naman sa kuno. Sa irigasyon, nakakaligasyon. Irigasyon? Oo. Manguha kayo ng mga. Malinis yun kasi, running water. Santol, manguha kayo santol. Yung irigas yun. Irigas. Irrigation. Mm. Parang translate no from Tagalog to English, no? Galing mo talaga. Bars. Bars, bitch. Bars. Banding nakuha. Ting. So, yun. Guys, sa mga nakikinig up until now sa podcast natin, since from yung umaabot sa almost 1 hour, so oh, tinatapos hindi, talaga. Tinatapos. Maabot ng isang oras mahigit sa pakikinig sa podcast namin. We, ano guys. We appreciate. We really appreciate it. And hope nag-i-enjoy naman kayo kahit papano sa ano, pinagkwentuhan namin. Kahit walang kwenta, at least, ano, nakaka-relate. Dito. Pero, if sure, nakaka-relate. May nakaka-relate din. Tinutulak yung ano natin. Ewan ko. Ano yung table natin? May telekinetic power sa ito. So, ano? Yun. Aho! 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 Ay! Paano ba? Let's wrap things. Should we, no? Kapatid? Should we end this? May runtime pa naman tayo. Nakakaisang oras pa lang tayo. Ano na lang? Siguro, last na, no? Last topic na lang. Ano ba yung... advantage kung if ever pinursue nyo talaga yung ano? Yung career as ano, gamer. Kung magiging gamer ka talaga? Siguro dati, mahirap, no? Oh, kung magiging gamer na, ka talaga, professional gamer. Kaya sa iba yung gamer ka, tapos iba, yung naglalaro lang. Yung professional casual gamer. Oh. Ano yung ano, dati, yung misconception ng gaming? Oh, iba kasi, sa ano natin, nung time natin, tsaka yung ngayon. Ano? Parang, kasi ngayon, since gaming na lang din naman yung pinag-uusapan natin. Ang booming talaga yung gaming yung e-sports talaga. Ang laki ng Dota 2, yung Dota 2 players. Tekken. Nga pala dun sa Dota 2,
ginaganap ngayon yung TI-9, kung sa mga nakakalam ko. Ongoing nga pala? Ang tawag doon is the International 9, where 16 countries. Teams ay naglalaban-laban for the prize ng... Napakalaking prize pool nun. Parang malaki na talaga yung Dota 2. $33 million. And fucking dollars, bro. Yung investment na yung mga tao. May representative po tayo doon, TNC Pro TNC. Team. All Pinoy team, and then may mga ibang Pinoy din na nakasali doon, pero nasa ibang teams din. Pero parang yung walo yata sila mga Pinoy doon, mga 9 nga doon. Yung full Filipino talaga yun. Yung isang full Filipino squad talaga is the TNC Pro Team. So, kaya supportahan po supportahan natin yung team natin sa TNC. Always silang nakakaano sa... Kasi since TI 6, 7, 8, 10. Pasok sila palagi sa TA. So, good luck. Support them. Good luck. Good luck and God bless. Good luck, TNC Pro Team. Palatuan niya kami. Kahit pang ano lang. Kahit pang... pang kape-kape lang. Laki kayo, ano, pang juice lang. Kaano yung ano, 33 million times 50 something. Times. Malaki ka. Parang masyado. Hindi ko alam yung numbers, ha. If you guys know, please... Let us know in the comments below. So kung inanalong pinayagan lang tayo ng mga ano natin, parents natin maging ma maging pro player. Alam mo ba yung kinikita ng mga pro team pro, ngayon? Pro players na millions. So yung ano, yung nanalo ng Fortnite solo ano sa US, yung parang international champion. Isa lang yung nanalo. Ilang 6 million dollars yung malaki yun. Solo. Isa lang siya. Meron siyang parang team or... Wala, solo. Solo lang. Parang 1v1 lang 1v1 na 48. Wow. Tang lang yun, no? Solo. Okay, ang gagawin mo sa perang yun, no? Bili ka ng parang... Bili ka ng ano? Game saka system. Ano lang, ngayon kasi pa, since lumalaki na nga yung industry ng game, ng ano, tawag dito, ng esports. So, ang laki na ng potential ng mga bata. May magandang ano din naman eh, magandang tawag dito. But you have to be very special kind of gamer para mag pero before ka naman maging special sa game, sa maging player, at least naglalaro ka talaga. Kasi kahit special gamer ka, kung hindi ka talaga naglalaro, hindi mo talaga malalaman na marunong. Of course, you have to be dedicated. Yeah. So, kailangan, meron kang... Kasi parang yung nanalo dun sa Fortnite, ano lang, parang nakita ko dun sa news, parang may, since yung ang tawag dito, mainstream something, media or what, pinagtatawanan, hindi pa rin nila masyadong ina-accept yung gaming culture. Kasi nila na-realize napakarami. Yung esports. Yung gross nun. Yeah. Yung kita ng industry nun is napakalaki. Oo, kasi ngayon very mga... Very underrated. Oo, underrated masyado. Tapos parang pinagtatawanan. Si Jimmy Kimmel may low blow dun sa ano. Oo. Oh. Kailangan ni si Jimmy Kimmel. Yes. Na parang tinatawanan niya yung mga taong nanunood daw ng streams, ng mga gaming streams, na parang, why would someone watch someone play video games? Parang ganun. Yeah, so, parang ginagawa niyang katatawanan. Lalo na sa ano, hindi nila alam yung sabihin natin very good player yung pinapanood or very nakakatawa siya or maganda ganun. Kasi sometimes dahil maganda lang naman yung player. Oh, yung ano, yung mga sandugang, sila ano. Sandug. Ay, shit. Marami tayo. Basta yun na yun. Sino ba yan? Huwag na lang. Maraming tayo nga. Okay. Magaling yung magagaling yun. O, syempre. Magaling. Wag na lang natin yun. But kung... kaya nga mga... Very, inaano pa rin yun. Kasi nga parang... Pero slowly, inaano na din. Masyadong ano din naman kasi yung ano, yung gaming. Hindi nila alam yung hira. Hindi siya yung conventional na type ng ano, ng career. Oh. Like, magiging ano ka ba? Ano ba yung dapat... you should be working in an 8 hours job. Oh, you should... in a corporate something, pero like yun nga parang hindi nga masyadong accepted yung ganun na ano, yung ganun na industry or yung ganun na ano tawag dito, yung career. So yun nga parang sabi pa nga doon, like yung I don't know kung siya yung nanalo ng Fortnite na ano, ng parang international ano, tapos sabi niya like ang hirap din maging pro player kasi you should be like training. Yung training nila is very intense kasi parang ini-in-house ganoon. Tapos may mga bootcamps sila. May mga bootcamps ganoon. Tapos sabi ng isang reporter dun sa ano, sa napanood ko, sabi niya parang ang tawag dito training daw ba? Anong klaseng training ba yung ginagawa niya? Parang parang sarcastic. They're mocking them. Parang minamock nila yung ano, yung
yung ano, pagiging professional player ng isang ano. Pero kung, pero hindi nila oo nga, hindi siya physical. Oh. Ay, paano mo ba masasabi yung physical kasi pag ay siguro yung strength ganun. Pero like if you're using your mind naman or your intellect sa paglalaro, like oo nga nakaupo ka lang pero intense pero meron kang natutunan iniisip mo naman anong yung strategy. Like, how paano mo yung moves niyo? Parang yung pag competition parang hindi pa sila siguro nila naiisip. Pag competition talaga, okay. Kailangan pinaghahanda. Oh. Tapos, kahit anong competition siguro niya. Tapos sabi pa nung hindi lang kagingging 'yun. Sabi nung ano nung host na 'yun. Bakit daw tapos na ano sabi nila, bakit daw ganun kalaki yung binibigay na yung prize pool sa ano sa mga sa ganung mga event. Like but bakit yung ano, kasi bakit yung demand. Bakit yung like sa states yun eh yung parang ano sabi na bakit hindi yung mga teacher na lang pinapalaki yung sweldo ganun ganun sabi nung ano nung napanood ko na video who would like to watch ko no a teacher sino ba manunood online ng teacher para magturo like hindi lahat pwede mong turuan pero like it's not that entertaining para magturo like walang magbibigay ng ganung kalaking amount para nang panoorin ng teacher na magturo like it should be entertaining. Mas maraming audience na ano nung industry or yung e-sports itself. E-sports, like, kasi parang kaya mas malaki yung talagang pera. Siyempre, marami yung maraming sponsors. Sponsors, ganun. Daming fans. Daming fans. Interesado. Daming nagdo-donate. Eh. Daming donations. Daming subs. Yes. Para sa ginagawa natin, kung maraming nakakagusto, maraming na-donate naman, na-entertain, please don't hesitate to donate. Joke lang. So yun nga, parang yun yung parang, ano, yung negative na ano lang nila. Kasi, bakit do ganun kalaki? Like, international, magkano yung price pool nila? Like, 33 million, what the fuck? Anong Tapos yung mga naglalaro niyan, like, 20 years old, 15 years old, like, pero sigurado, galing siya sa early 20s, like, tapos ganun kalaking pera. Exposed na talaga sila sa games. Yun nga, pa-advance na talaga tayo ng pa-advance. So, pabata ng pabata yung mga players. Technology. But they did take the risk. Talagang pinurso nila yung, kasi gusto nila yun. Yun yung passion nila. Kahit naman, hindi naman talaga lahat yung pro gamers din is naging successful din. Some of them, siguro may nagsisisi din doon, batang pro, dapat nag-aaral na lang ako. I'm sure naman may mga ganun din. Hindi like, kung hindi ka talaga, kasi like, hindi yung ganun kasimple lang talaga. You have to be very committed talaga sa bagay. Parang pag-aaral. Parang same, gamble din, parang ganun. Pero hindi mo naman talaga malalaman eh. What if kung nag-aaral ka nga, pero di ka naman makakahanap ng trabaho. Oh, nag-aaral ka nga, meron kang lisensya, yung sweldo mo. Sweldo mo naman, ganun naman. Is that low-key way of an event? Baka may makapakinig din. Kung feel mo talagang game, para sa yung game, at yung game para sa... yung ikaw para sa game at yung game para sa'yo. Yeah. Mag-gamer ka na! Sa mga nakikinig dyan, kung gusto niyo yung isang bagay, edi go for it. Pero make sure na may ano kayo, may parang may contingency plan. Kayo. Like, pag plan B kayo. May plan B kayo, may backup. If gaming don't work, huwag mo nang go back to school, kids. Go back to school, boys. Kung marami na talaga kang pera na pwedeng aksayahin. Why not? Why? Yun, kung trip na trip nyo talaga and then may potential kayo talaga sa gaming industry. And available yung resources and yung environment is angkop talaga sa inyo. Kasi sabihin na natin magaling ka mag-gaming pero nasa kaano-anohan ka ng mga bundok. Kasulok-sulukan ka, walang resources din, wala kang connections or whatever. Mahirap pa. Yung internet speed mo pang Philippines lang. Ito tsaka kudos din sa mga ano natin dito. May mga teams na talaga yung tawag dito. Hindi naman, like, parang hina-harness nila yung mga mga player. Tsaka, ang dami na rin, like, ito sa TNC nga, ang dami din. Like, ngayon, so, yung ano, yung parang mainstream talaga, yung tier 1, kailangan load yun. Shout out. Baka gusto nyo sa Amplify. Maging casters. Yan nga, parang ano, ang ganda rin, ano, tawag dito, parang nagkakaroon ng potential yung mga players. To showcase yung mga ano nila. Na-expose yung ano nila, yung skills nila. Ano na, pwede palang ganun. If you want it, go for it. Kung alam nyong mag
hindi kayo magre-regret na ano, maging gamer kayo. Hustle, bitch. Hustle. So nakaka... 23 minutes. Almost, 123 minutes. Minutes. Almost 30, 130 minutes. So... Yep, let's wrap things up. Okay. May any final thoughts ba? Any final thoughts sa podcast natin yan? Thank you for ano pala kapatid. Oo nga. Thank you. Ano, thank you again, Melvin, dyan. Eh. Thank you. Thank you for having me. Huwag kayong magsasawa. Tindi. Tindi na nga, if ever sa susunod na mga podcast natin, you're most welcome to ano. Oh, very much for you, very pasensya na sa Tagalog. Tagalog? Tagilid. Tagilid na Tagalog. Tagilid na Tagalog. Okay lang yun. So, yun. May mga shoutouts ka dyan. Shoutout nyo naman. Shoutout nyo na. Thank you for having me here. Thank you for having me again. Daniel Padilla. Padilla. Daniel Patila. Nasa yun ang lahat. Wala. So, yun. Jack of all trades. Master of none. Thank you na lang sa nakikinig at saka sa napapanood, sa nanonood. Nakikinig and nanonood pala until ngayon. Thank you very much for viewing. For your streaming time. And viewing. And, ano yun? Yun. Sorry po sa episode ito. We're really not prepared for this episode. Parang, naano lang namin kasi parang, ano na kami sa deadline ng time na parang dapat makapaggawa kami ng episode. Kasi nga, dapat nga, kahapon pa yun eh. Oh, but fortunately, I was not here pa. So, yun. So, gumawa kami ng episode ngayon. Kasi may yung, ano talaga namin, yung main, ano namin, goal is to at least upload once a week. Kasi nga, since ang hirap ng schedule and then ang hirap din mag-upload. So, para ano, at least may ano kami, parang consistent sa content namin. At least makapag-upload. Or, ano lang, hindi naman sa at least makapag-upload, makapag-upload din talaga ng ano. Then sa main... Somehow, entertaining. And hope na entertain talaga kayo sa pinaggagawa namin. Sa pinag-usapan namin. And then we prioritize din dun sa anchor namin. No. Na kung saan talaga, pinaka-platform talaga namin. Yes. Sa mga ano, namin. Sa mga late na nakakapanood since well, hindi sila aware. May ano, may nasa anchor kami. Na-upload namin kagad yung ano. Like, after this podcast, mga ilang minutes lang nasa anchor na to. Ano, yung ano no, sa Spotify kung gano'n. Sa Spotify, pag na-upload sa Anchor. We are on Spotify din. Please, yes. Please sa mga ano, same name. Ano na lang, just check on the description box. Sa Facebook. Yung link. Nasa Facebook yung links. At saka sa YouTube, nasa description box lang yung ano. Yung links ng ano namin, ng podcast. So, yun. Alright. We'll make sure na, the next episode will... We will be a little bit prepared. We'll, ano... Some interesting topics. Yeah. So if may ano, you have any suggestions sa next episodes, just let us know. Just put it on the We'll try to debunk it. We'll try to figure things anything, out. Anything na pwede natin pag-usapan. Let us know. Message us on our Facebook group, some page. Message or, kayo kung gusto niyo. So, comment down below. Message sa Facebook page namin. Punta na lang yung office namin. Yun. May suggestion box kami doon. Feel free to let us know, guys. Any suggestion para mapaganda yung show? Just tell us. If there's anything you find if you've heard anything offensive then let us know then. Sorry, we're just being ourselves then. Let's wrap things up. Kaya na siguro yung mag outro na din. This has been parang ganun. This has been your podcast. So this has been the your host. Mark, we're your host and we're thank you and bye. So, Jovin, Gemaros or Raymar, Marky, Ken. This and has been the podcast. Welcome to the underworld. I mean your holiday went on for eternity, and we went through the shit on our own.